Magandang araw ka, Bola. So, sa video po na ito, ayan, pag-usapan natin yung dalawang pinakamalaki po na issue or topic po ngayon sa PBA, maliban dun kay Bobby Ray Parks po na desisyon po na pakawalan po siya ng TNT. And may dalawa pa po actually na pinag-uusapan po ngayon. That is, of course, the Greg Slaughter debacle po ngayon sa Northport. And then, the ongoing trade rumor na related po or connected kay Gio. Lalo na again, in these videos po na ginagawa po natin, hindi po natin pinapakalat yung mga trade rumor. What we are doing is that we are just analyzing po, tinitingnan natin kung ganito ba mag-isip yung mga teams, kung talaga bang logical po na mangyayari po ito. And then we decide. Marami na po tayong na-debunk na sabi na hindi po totoo. So sa mga hindi pa nasubscribe, kabala, pakipindot naman po yung subscription button. So let's start with the Greg Slaughter issue. It's, of course, it started during this month kasi nga pumunta siya ng US pero para daw magpa-vaccinate. Then nung nakabalik siya, nakabalik na po siya during the day po ng first game po ng Northport. And during that game, of course, it is understood naman kung hindi siya agad pinalaro po ng Northport. Pero ang in-expect ng mga tao, makakalaro na po siya against Phoenix. Pero hindi pa rin po nakalaro against Phoenix itong Northport. And nung tinanong po si Coach Pido Harencio, yung nasabi niya po is that ito daw si Greg Slaughter. Sabi niya dito, si Greg, siya nagsabi na ayaw niya maglaro. But he wanted to suit up just to cheer the players. Siya talaga nagsabi na ayaw niya muna maglaro. Sabi ko, okay. So yan po mismo, ano? So very clear naman po na sinasabi po ni Coach Pido Harencio na si Greg Slaughter po yung nagsabi na hindi muna siya maglalaro. Now, ito na yung sagot nitong si Greg, which is very, very antay dun sa sinabi po ni Coach Pido. Kasi ang sabi ni Greg, first dito sa social media post commenting on that matter is that not true, sabi niya. And then when he explained po sa kanyang social media account, sabi ni Greg, just to be clear about the truth, I have been in the Philippines and out of quarantine since the beginning of the month. I have been safety vaccinated to ensure I do my part of to help stop the spread of COVID-19. I have been tested a few times since I returned. All negative, so I have been ready to play and I'm in game shape. Ayun, so talagang ano, kaiba yung sinasabi po nung dalawang kampo po dito. And ang nakakatuwa niyan is, of course, coach ni Greg Slaughter po yung nagsasabi, ano? So, which is which? So, nagsinungaling ba itong si Coach Pido Harencio? Now, bakit? Bakit siya magsasabi sa media ng isang kasinungalingan na, of course, matatamaan po or madaling i-debunk ng player? So, of course, the possible reason kaya baka nagsinungaling po itong si Coach Pido is that he's trying to protect po his side din para po hindi po siya makriticize ng tao as they want to see Greg Slaughter, of course, play po for Northport Batang Pier kasi nga siya po yung pinalit po kay Christian Stan Hardinger. Pero yun nga, hindi po siya agad nakalaro sa kanilang first two games. And of course, makikriticize or makakwestiyon yung credibility nitong si Coach Pido Harencio, lalo na talagang dinepensa niya rin po itong naging trade po na ito. Ano, ito po ay nangyari. Unfortunately for Coach Pido, hindi sumang-ayon in a way or hindi sumakay si Greg Slaughter sa kanyang nasabi. Kasi nga naman, in a way, parang binabanatan niya si Greg Slaughter na siya yung nagsabi na ayaw maglaro and etc. And now, napakalakas din itong nabanggit ni Greg kasi ang sabi niya, he's in game shape. Talagang ready siyang maglaro. Kumbaga, indirectly sinasabi niya na ang ayaw magpalaro sa kanya is itong si Coach Pido or yung management po ng Northport. And interestingly, Snow Badua went into it and according to Snow Badua, sa unang post niya po, Greg's at the center of another drama. So I asked a Northport insider, why don't you just sanction the guy? And sabi dito, walang makagawa kasi yung nasa taas, alam na may alas si Greg. Siya kasi yung tallest player, what if mapunta sa kabila? Which is a very interesting po na tweet. Kasi first, nasa Northport naman siya. And of course, sa PBA, hindi pa po uso kabola na nasusunod yung kagustuhan po ng player po na matrade sa team na gusto niya. Of course, nangyayari na, pero nakikita nyo, hirap na hirap nga sila. Diba? Si Big Manuel, matagal na daw nag-ask ng trade, pero inabot ang 2-3 taon before nangyari. Si Bo Belga, na may mga rumors po na nag-ask ng trade, eh hindi pa nga nangyayari, di ba? So, hindi po ganun kadali. And other than that, of course, San Miguel Corporation, ang main supporter po ng Northport, which is karibal po ng MVP. So, bakit matatakot po yung Northport? In a way, di ba? So, anong kinakatakot po nila even if Greg Slaughter do want po to play on the MVP group? Now, hindi ako nagtataka kung gusto po ni Greg na maglaro po para sa MVP group kasi nga nasabi niya rin po in the past that he badly wants po to play for our national team. And of course, our national team is handled po by the
MVP group. Kung gustong gusto niya maglaro doon, of course, mas malaki yung chance niya po makakalaro kung siya po ay pupunta sa isang MVP team po dito sa PBA. Pero again, ang sabi ko nga, that will not be easy, lalo-lalo na nasa Northport po siya ngayon. Unless of course, MVP offers something very very valuable naman in return, siguro player po, eh baka doon po may maganap po na trade. Pero sa nakikita natin ngayon, parang wala tayong makita na trade siguro na gugustuhin po ng SMC for them to give up the tallest player nga din naman po sa PBA. Now, ang isa pa pong malaking issue na nag-uusapan ngayon is of course trade rumor surrounding Gio Halalon. So napakadami na natin nakita po ng mga trade rumors po in the past. So saan ba talaga mapupunta si Gio? So mayroong rumor sa Alaska, pero of course na-debunk na natin yan. May rumor na sa TNT, na-debunk na din po natin yan. So ang pinaka main ngayon is itong involving po Northport. So it is a 3-team trade daw po between Northport, San Miguel Beerman and Mags. Itong pinaka latest po na na-post nitong si PBA on the go is that Northport will get Gio, James Sena, Chris Ross, San Miguel Beerman pick, malamang first rounder po ito. San Miguel will get Greg, and then Magnolia will get the 47th season first round pick po ng Northport. So himay-himayin natin ito. So first side po natin, Magnolia. Bakit po ba nila mas gusto siguro ang isang first round pick na maging kabalit po ni Gio Halalon? I think I will not be shocked kung dahil sa of course itong paparating na draft, baka malalim sa kanilang paningin. Kasi nga po, nakita natin yung epekto po nitong pandemic. So maraming mga players na po ngayon sa amateur ranks ang nagahanap talaga na maging professional na, kasi nakita nga nila yung problema din na dulot po nito, kasi hindi sila nakakalaro po sa mga collegiate leagues po nila. And now the offer is a first round pick. Is that equal to the value po of a Gio Halalon? I do believe so, lalo na at Northport po yung pinag-uusapan natin dito. Malamang top 6 pick po ito, and I do believe that a top 6 pick is equitable naman po sa value po ng isang Gio Halalon. Kasi of course again, Gio Halalon is a very superb player, very very good defender, very very wide player po. Kaso nga lang, main problem nga natin sa kanya, maliit siya. Talagang pang point guard po yung laruan niya, and of course kulang din po siya ng outside shooting. And again, napaka crucial po ng outside shooting po ngayon sa modern basketball. And of course yun din yung main need po ngayon ng Magnolia. So okay yung side na yan para sa akin. San Miguel Beerman, very interesting. Kukunin pa nila ulit si Greg Slaughter. That will now give them 3 monsters. Kasi siguro takot talaga po sila dun sa ito nga, injury concern po nitong si Junmar Fajardo. Pero still, diba? Nakakaano lang na makakatatlong Giants sila. Napakahirap pong maganap po ng mga Giants points sa PBA. Ilan lang sila. Then mapupunta pa sa San Miguel yung tatlo. Nasa Ginebra yung dalawa. Magnolia yung isa. Meralco may isa, Tocantex may isa. Diba, ilan lang po yung mga quality pa na Giants points sa liga. Sila po ay talagang saturated lang sa ilan teams. I hope mas kumalat pa po sana para po mas balanse din po yung atin pong liga. Pero again, nasa DNA po ng San Miguel Beerman na kunin lahat. So as much as possible ng talent, kasi ganyan nga po ang sistema nitong si Coach Leo Austria, that is to keep pounding po yung mga opponents nila ng talent. So hindi masyadong komplikado po yung sistemang nirerun po ng San Miguel. Simple lang. Talent. I-out talent po yung mga ibang teams. I-out skill po yung mga iba't teams. Now dito naman po kay Northport, dito ako natutuwa or nakakatawa, kasi hindi po siya realistic. Dalawang point guard, Halalon sa Karos, yung kukunin nila. And both point guards are not that good of a shooter. And then of course, nandun pa si Bolick, diba? So tatlo, I do not think na parang very logical itong makukuha nila for a Greg Slaughter. Wala man lang forward na quality or a big man na quality po na makukuha nila. So parang imbalance po in terms of position itong gustong mangyari po ng Northport. Although of course, hindi rin naman tayo nagugulat actually kung totoo ito, kasi Northport ang pinag-usapan natin. And of course, diba? Ang pinaka matagal na pong farm team ng alam nyo na. So, ano sa palagay niyo sa trade po na ito? Sino ang panalo? Para sa akin, obvious naman kung sino po ang panalo. That's San Miguel. Pero about the other teams, comment lang po sa baba.